Thank you very much na nandito tayo ngayon at hindi ko alam kung ano ang kalagayan ng quarantine sa Manila. GSQ na ba? GSQ na rin yata sa Manila. So sa talak, hindi ako updated sa declaration ngayon na pang ilan linggo na tayo sa ating COVID. Almost 2.5 months already. So hindi pa pwedeng mag punta sa mga church at mga mananampalataya ngayon o ano man na congregation. Pero tayo na mga tunay na mananampalataya, hindi pwedeng hindi magkaisa. Marami ngayon na nagsasamba sa Panginoon through online worship. Yung iba through family worship. So iba't ibang paraan para lang tayo magkaisa yung kaugnayan natin sa Panginoon. Yung sinasabi sa Hebreo na huwag kaligtaan ang pag kakaisa, assembling together to worship God. So yung kalagayan natin ngayon, I think it's almost 5 million already na ang infected sa buong mundo. Sa Pilipinas, I think almost 15,000 na. Hindi ako nagkakamali. Estimated lang yun kasi hindi ako naka-update ngayon kung ano ang nangyayari sa ating COVID. But siguro good news dito sa ating bansa, ay sa ating bayan, walang bagong case? Tama ba? Wala. Okay. Sa Tarlac, may bagong case ba? Wala rin siguro. I hope na wala. So, dito sa Tarlac, medyo mahigpit kumpara sa La Union at saka sa Baguio. Kasi nung nagbiyahe kami papuntang Baguio, nag-deliver kami ng papaya. Papunta doon, walang, hindi kami masyado nasita ng mga pulis kasi may karga yung papaya. Pero nung pauwi na kami, papunta na, papasok na kami sa Tarlac, wala na kaming karga. Marami nang hinanap sa amin. Tinina na yung lisensya, tinina na yung barangay clearance, permit sa municipal, sa regional. At maliban doon, hiningaan pa kami ng DTI. Hiningaan pa kami ng ID. Ay galing daw ng interagency ID. Pero wala naman kami noon. Pero sabi namin, papasok na kami sa Tarlac. Taga-Tarlac kami. So, pinapaso kami. So, ganyan ang kalagayan natin ngayon. At sabi ko nga ng last Sunday, all things work together for good. To those who love God. Okay. If you love God, hindi kayo dapat masyadong apektado sa COVID na ito. Dahil hindi tayo pwedeng bawalan sa pag-worship sa Panginoon. At sa mga unbeliever, yung kanilang galaw, limited sila. Yung mga believer, yung mga Christian, tuloy ang pag-worship sa Panginoon. Through singing, through reading the Word of God, through fellowship, through online. Pero yung mga unbeliever, hindi pwede mag-online yung pumunta sa their house. Hindi pwede mag-online pumunta sa beach. Hindi pwede mag-online papuntang yung mga red light district. Nakakuha nyo yung ibig kong sabihin? Kaya may mga tao na malungkot sila dahil sanasanay sila sa ganun na buhay. Pero sa mga Christian, karamihan ng mga Christians, walang problema. Okay. Although sa Amerika ngayon, nagkakagulo. Updated ba kayo sa gulo sa Amerika? Dahil sa yung inaristo na si Lloyd na namatay dahil sa pag-aristo ng pulis at yung mga Black Americans, hindi lang Black Americans, nag-protest sila na namatay na walang kalaban-laban yung isang tao na yon. At sa kanilang pagprotesta, dumating sa punto na pinagsusunog na nila yung mga establishment. So, hindi maganda ang nangyari.
Ganun pa man, dapat tayo na mga Christians, patuloy tayong manalangin. Kung mayroon man nangyari sa mundo ng ganyan, wag tayong mag-alala. Dahil kung tuloy-tuloy na mangyari yon, totoo nga, na we are now in the last days. So, malapit ng Panginoon. Dapat pagdating ng Panginoon, nakahanda tayo, masaya tayo. Okay. So last Sunday, yung topic natin na tungkol sa kaharian ng Diyos. Sino yung makakapunta sa kaharian ng Diyos at sino ang hindi makakapunta? Very clear sa sinulat ni Apostol Pablo sa chapter 6 kung sino ang hindi makakapunta. Nabanggit niya dito kung atin titingnan yung balikan bago natin ituloy yung topic natin tungkol sa the temple of the Holy Spirit. Sino yung mga hindi na makakapunta doon? Sabi niya dito, ang mga nakikiapid, ang sumasamba sa Diyos-Diyosan, ang nangangalunya, ang nakikiapid sa kapwa lalaki at kapwa babae, ang mga magnanakaw, ang masasakim, ang mapaglasing, ang mapanlait, mandaraya, ang ganyang mga tao walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Sino naman makakapunta? Sabi nito, ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit kayo'y nilinis na sa inyong mga kasalanan, itinalaga na kayo ng Diyos, kayo'y pinawalang sala na sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Yung mga nakakilala sa Panginoon, nakatanggap ng magandang balita, yung nilinis na ang ating kaluluwa, yung binago na ang ating pagkatao dahil sa dugo ni Kristo, pinawalang sala na tayo dahil kay Kristo. Yun ang makakapunta sa kaharian ng Diyos. Ngayon, ang topic natin is tungkol sa temple of the Holy Spirit. Your body is the temple of the Holy Spirit. So, from chapter 6, 12 hanggang 20, makikita natin dyan na sinabi ni Apostol Pablo na tayo ay templo ng banal na Espiritu. Alam nyo ang ibig sabihin ng templo? Sa Old Testament, pag sinabing templo, ang tinutukoy doon yung place of worship. Kung saan ang mga Israelita pumupunta doon, yan ang center of worship nila, kung saan doon sila pumupunta. Doon sila nag-o-offer ng sacrifice. Doon sila nag-worship sa Panginoon. Doon sila nagdadala ng kanilang offering sa Panginoon. Iba't iba ang offering noon. May depende sa kalagayan ng tao, depende sa kalagayan ng kasalanan mo, pwede ka mag-offer ng ram o kaya sheep, pwede ka mag-offer ng dove. Kaya sa panahon ng pagpunta nila sa templo, yung ibang mga tao, ginagawa nilang kalakaran yung templo. Naalala niyo yung kwento kay Jesus Christ? Nang pumunta siya doon, yung mga tao, imbis na mag-concentrate, na mag-worship sa Panginoon, naging commercial yung parte ng templo. Kaya pinabalintong ni Jesus Christ yung lamisa, kasi hindi na nakapokus yung kanilang pagpunta doon para sumamba sa Diyos. Negosyo na lang ang kanilang hinatupag. Kasi doon na nagbibinta yung mga malalayo na lugar na pumupunta doon sa templo, doon na lang sila bumibili ng kanilang iaalay. Yung mga negosyante naman, dapat ang kanilang, yung mag-o-offer, dapat walang, wala, perfect yung kanilang i-offer. Pero yung mga nagtitira doon, hindi na ganun yung nangyari. So, parang naging negosyo na yung karaniwan ang iniisip pag pumunta doon sa templo, sa simbahan. So, hindi naging maganda. Kaya, anong nangyari sa templo na yon? Nawasak yun. Okay. Yung templo na yon, pinatayo yan ni Haring Solomon para doon ilagay yung Ark of the Covenant. Pero dahil sa hindi pagsunod ng mga Israelites, yung templo na yon nawasak ng kaaway. Okay? At pero someday, i-restore yun. So anyway,
Nabanggit ko lang yon kasi dito sa panahon ngayon, sa panahon ng biyaya, sinabi ni Apostol Pablo na your body is the temple of the Holy Spirit. So in other words, sa panahon ngayon, hindi na kinakailangan na pumunta tayo sa isang lugar para mag-worship, magaya sa mga Israelites. So naalala nyo nang si Kristo pumunta doon sa Samaritan na sa isang babae, hindi siya ng tubig, sabi ng Panginoon na time will come na ang mga tao mag-worship sa Espiritu at katotohanan. Kasi yung babae, nagsasabi ko, mabuti kayo merong malapit kasi may templo. Pero sabi ng Panginoon, someday, hindi na kayo pupunta doon sa Jerusalem para mag-worship sa Panginoon kasi someday ang mga tao mag-worship kung saan mang kayo. Ngayon, sa atin, sa panahon ng biyaya, sinabi ito ng Apostol Pablo, your body is the temple of the Holy Spirit. Ano ibig sabihin noon? Kung noon yung templo, yung center of worship, your body, you as Christian, that's the center of worship sa Panginoon. You could worship God anywhere na nandoon ka. Individually, makaka-worship ka sa Panginoon. Pero as a group, as a church, we could worship God together whenever saan tayo man nagkakasundo na mag-worship sa Panginoon. Yung ginagawa natin, we are singing praises unto God, we are reading His Word, and we are listening to His Word. In that way, we could worship God. So, ngayon, dito sa binasa natin, gusto kong maintindihan natin kung bakit dito sinabi ni Apostol Pablo na your body is the temple of the Holy Spirit. So, dito, makikita natin kung sino ang author, sino ang origin ng templo neto na binanggit ni Apostol Pablo. Sa verse 19, kung natin balikan, sabi dito, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa sa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? So yung templong ito, hindi ito gawa ng tao, hindi ito binigay ng tao, hindi ito natin makita, subalit galing mismo ito sa Diyos. Okay? Galing sa Diyos. Ang amayakda nito, ang Diyos, sabi niya, mula sa Diyos. Tinanggap ninyo ito, mula sa Diyos. Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Bilili niya kayo ng malaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. So, yung template na nanggaling sa Diyos, siya ang may author nito, at sabi niya ito, binili niya ito ng malaking halaga. Kung yung unang templo noon, pinagawa ni Solomon, sa mga tao noon napakahalaga kasi matagal yung pinagawa. May mga ginto yon. At may mga partition yon. Na kung saan dapat nagawa yun sang ayon sa design ng tao. Pero yung templo nito, ang nag-design nito, walang iba kundi ang Panginoon, siya ang author nito. So, ang Panginoon ang nagbili nito ng malaking halaga. Bakit bin sinabi niya ito na malaking halaga? Malaking halaga kasi yung anak ng Diyos ang nagbili nito. Nang mamatay siya sa cross, binili niya. Okay. Yung dugo niya ang katumbas ito, dugo ng Panginoon Hesukristo. Nang makilala niyo siya bilang yung tagapagligtas, yun ang katumbas nito. Kaya napakahalaga ng templong ito nang ito'y binigay sa inyo. So the moment that you accept the Lord Jesus Christ, the Holy Spirit baptized you into the body of Christ, and your body is now the temple of the Holy Spirit. So, kaya yan ang makita natin ito. Nakita yung kabahagi sa katawan ni Kristo. Kaya masabi natin na tayo ay kasama sa templo. Kung titingnan natin dito sa verse 17, sabi niya, ngunit ang nakipag-isa sa Panginoon ay kaisa niya sa Espiritu. Huwag kayong makikapit sa alinmang ibang kasalanan
na ginawa ng iba. Ginawa ng tao. Iba ang napinsala. Ngunit ang pakikapit sa sariling katawan ang kanyang pinipinsala. So, bilang templo ng Diyos, ito ang warning na Apostol Pablo. Bilang ang Panginoon may-ari ng katawan natin, sa kanya ang origin nito. Ito ang paliwanag ni Apostol Pablo na gamitin natin ito ng sang-ayon sa gamit na binigay ng Panginoon. So, kaya sa verse 12 hanggang 18, ito yung warning ni Apostol Pablo na yung templo na yon galing sa Diyos, huwag nating gamitin sa hindi dapat kagamit-gamit. Ano yung illustration dito na makikita natin na ginawa ni Apostol Pablo para maintindihan ng mga mananampalataya na ang katawan natin, templo ng banal na espiritu, na hindi dapat natin abusuhin. Okay? May mga tao na sa kanila, yung katawan nila, since hindi sila mananampalataya, hindi nila alam kung anong gagawin sa katawan nila. Diba? Ang iba, ang ganda-ganda ng katawan, pupunuin niya ng tato. Physical na katawan, tatatatuan niya kasi nila alam yung importansya ng katawan nila. Iba, papers nila yon. Ang iba, kung ano ang gagawin nila sa katawan nila, hindi nila nabibigyan ng halaga yung katawan na yon, na supposed to be sacred na binigay ng Panginoon. Pero hindi natin masisi kasi hindi pa nila nakakilala ang Panginoon, kaya ganun ang ginagawa nila. Physical yun na ginagawa nila. Literally, kung ano ang gusto nilang ilagay doon, pinapalagay nila. Noon, pag may tattoo ang isang tao, takot ang mga tao kasi ang pinagtatatuan noon, yung mga nakabilanggo. Pag noon, nakakita kami ng may tattoo, ang iniisip namin, galing yung ex-convict yun. Galing sa bilangguan. Kasi wala silang magawa doon. Doon silang magpapatato sa bilangguan kasi wala silang magawa. Pero ngayon, hindi na ngayon. Kahit sino ka pa, pag ginusto mo nagpatato, pag may pira ka, hindi kang magpatato. Kasi mahal ang pagpatato. Dahil na pag buong katawan, libo-libo ang pinagbabayaran niya kahit masakit yung tinitiis nila kasi gusto lang nila na makiuso. Gusto lang nila na magawa yung gusto nila. Pero hindi maganda. Gisip ba rin ganun pero ito? Huwag. Kasi pag may tattoo kayo, kahit kaunti dyan, pag gusto nyo na mag-abroad, para na kayong chance na makapag-abroad, reject na kayo. Hindi rin makadonate ng dugo. Kaya never na magpatato kayo kahit kaunti. Kasi kung nagkataon yung mga kamahal mo sa buhay nagpunta ng Amerika, may iwan ka. Kasi hindi kayo makapasa sa immigration. Hindi matatanggal yon. Tatanggal yon pag ang hirap tanggalin. Yung may mga tattoo na permanente na pag matanggal yan, meron ng scars. Alam na yan ng mga tao. So, preserve your body physically. Pero ang mahalaga, yung spiritual. Okay? Yung spiritual, you preserve your body spiritually, hindi lang yung physically. Kasi dito makita natin yung warning ni Apostol Pablo sa verse 12. May mga nagsasabi na ganito, malaya akong gumawa ng kahit ano. Kung sa bagay nga, ngunit hindi lahat na bagay ay makabuti sa inyo. Maaari ko rin sabihin, malaya akong gumawa ng kahit ano. Ngunit hindi ako papaalipin sa anumang bagay. Okay, tayo bilang individual, sa mga hindi Christian, malaya sila na gawin yun. Minsan, may mga Christian din na natutukso na, katawan ko to, pakialam ko sa kanila. Sabi niya, Pastor, pwede mo magawa yan. Pero sabi niya, ngunit hindi lahat na bagay ay makakabuti sa inyo. Okay? Ano yung sabihin? Pwede kang magpatato, pero makakabuti ba yan sa inyo? Hindi. Okay?
Hindi. Pero walang pipigil din doon sa inyo. Maliban na lang nagpaalam kayo sa parents nyo. Maliban na nagpaalam kayo sa amin. Maliban na lang na nagpaalam kayo sa kaibigan nyo. Pag ang kaibigan nyo matino, huwag kang magpatato, hindi maganda yon. Pero, pag ang pinagkwentuhan nyo ang believer, ah, sige na, sila pa ang mag-iikahit sa inyo. Sige, patato ka na, maganda ito. Tato lang yun. Okay? So, pwedeng gawin nyo yun. Pero, hindi makakabuti. Okay? Malaya akong gawa na kahit ano, ngunit hindi ako papaalipin sa anuman bagay. Huwag kayong magpaalipin sa anuman bagay kasi pwede mong magawa yon, pero huwag kayong magpaalipin. Okay? Anong mga bagay na minsan naaalipin tayo? Marami. Minsan, hindi tayo maingat. Yung gadgets, nandiyan yon. Magagawa natin ang lahat. Pero pag hindi ka marunong mag-control, baka maalipin kayo ng gadgets. Okay? Ang gadgets, napakaganda. Yung computer, napakaganda. Yung cellphone, napakaganda. Pag ginamit mo yun sa school, maganda. Pag ginamit mo yun sa pag-research, maganda. Pag ginamit mo yun sa communication, sa parents yung maganda, sa kaibigan. Pero pag inabuso mo yun, mapapasama ka. Mapapasama ka pag marunong kayong mag-pindot yan, di ba? May mga site dyan sa internet na pag hindi kayo nagpigil, hindi nyo na-control yung sarili nyo, naadi kayo, maraming kasalanan dyan. Pag pinindot nyo yun, mag-isa kayo sa kwarto, ay nako. Hindi naman kayo makikita ng nanay, tatay nyo kasi mag-isa ka doon. Nagtatago kayo. Okay? Hindi naman kayo makikita ng kaibigan nyo, pero ang Panginoon alam yun. Okay? Alam yun. So, huwag kayong papaalipin sa isang bagay kasi pag naalipin kayo niyan, iba na. Okay? So, sabi ni Apostol, kaya mong gawin yun. Pero huwag kayong papaalipin sa ganyan. Sabi naman sa verse 13, sabihin naman ng iba, ang pagkain ay para sa tiyan at ang tiyan ay para sa pagkain. Totoo. Ngunit pare-pareho itong sisirain ng Diyos. Ang katawan ay hindi para sa pakikapit, kundi para sa Panginoon. Okay. Sa katawan. Balik tayo sa pinaka-main na topic dito ni Apostol Pablo sa chapter 6, di ba sa unang mga verses na banggit niya yung iba't ibang klaseng kasalanan. Ang pinakamatindi na kasalanan yung pakikiapin. So sabi niya, kung ang iba nangangatwiran, pwede naman ang pagkain para sa lahat. Oo. Pwede naman ang pagkain, pwedeng kainin. Oo. Sabi ni Apostol Paul, oo yung pagkain para sa tiyan. Pagkatapos itatain mo yun, tapos na. Okay. Pero harap tayo sa Panginoon. So, sa pagkain, pag kinain mo, pagkatapos, mawala. Pero pag nagsubrahan ka ng pagkain, maganda ba yon? Hindi. Baka tataba ka, baka magkasakit ka. So, hindi maganda. Pwede kang kumain, pero pag nagsubrahan ka ng pagkain, ay nako, imbis na babubuhay ka ng 80 to 60, baka 50 pa lang, na high blood ka na, na heart attack ka na. Imbis na maganda yung katawan mo, pero hindi ka marunong magkantara, kaya ka ng kain, imbis na masaya ka na naglalakad dyan, nahiya ka kasi tinatawag ka ng ano? Baboy. Daba. Ang worst pa, tinawag ka ng? Baboy. Oink, oink. May dalawang beat dito na daw. Pag ganyan tinawag ka, nasasaktan na kayo, di ba? Nagkakasala yung ibang tao, nagkakasala ka, kasi hindi mo kinontrol yung dapat mo ni-control. Okay? So, dapat mag-ingat tayo. Kaya natin kainin lahat. Kahit taba ng baboy, kahit ano pa man. Pero pag hindi mo kinontrol yun, hindi maganda. Kasi tataba ka rin. Kain-kain ng maraming sugar, tataba ka rin. Pag medyo mataba na, we control our appetite, we control our body para mas maganda. Ngayon, sa spiritual sense, sabi nito ni Apostol Pablo na ang katawan hindi sa pakikiapid. In other words, ang katawan hindi para sa kasalanan. Okay? Sabi dito, ang katawan ay hindi para sa pakikiapid, kundi para sa Panginoon. At ang Panginoon naman ay sa katawan. Muling binuhay ng Diyos ang Panginoon Jesus at tayo ay
may muling ay tayo may muling bubuhayin sa magitan ng kanyang kapangyarihan. So, ito ang instruction ni Apostol Pablo. Ito ang encouragement ni Apostol Pablo na yung katawan na yon is the temple of the Holy Spirit. Hindi yan para sa anumang nakalayawan. Hindi yan para sa kasalanan. Subalit, para sa Panginoon. So, huwag niyong hayaan ang iba magkasala dahil sa katawan ninyo. Huwag niyong hayaan na magkasala ka dahil sa katawan ninyo. Okay? Kasi ang katawan natin para sa Panginoon. So, in other words, kinakailangan yung disiplina sa ating katawan. Physically, para hindi tayo magkasakit. Physically, para hindi tayo kinukutya. Physically, para, ano, magi tayong malusog. Spiritually, ang katawan para sa pagpuri sa Panginoon. Huwag yung ano-ano pa man na kasalanan na iniisip natin. Kasi hindi yun makakatulong sa atin. Ito ang paalala ni Apostol Pablo, sabi niya sa verse 15, hindi ba ninyo alam na kayo'y mga bahagi ng katawan ni Kristo? Kukunin ko ba ang bahagi ng katawan ni Kristo o panggawing bahagi ng katawan ng isang babaeng masama ang pamumuhay? Hindi. Hindi ba ninyo alam na ang nakipag-ugnayan sa gayong babae ay nagiging kaisa-isang katawan niya sapagkat sinasabi sa kotos kasulatan, silang dalawa magiging isa. Ngunit ang pakipag-isa sa Panginoon ay kaisa sa Espiritu. Ano yung ibig sabihin dito? Yung may na tinatawag dito ay tinatalakay dito na Apostol Pablo na kasalanan yung pangangalo niya. Na hindi pwede yung katawan ng isang babae o isang lalaki na maging parte sa ganyan na gawain kasi ang katawan mo para sa Panginoon. Hindi pwedeng ibigay mo yun kay Satanas sa maling gawain yung katawan na yun kasi tinubos ka na ng Panginoon. You are bought with a price. Maliban na lang, kabilang ka rin doon sa mga tao na hindi pa tinubos ng Panginoon, malamang okay lang yun sa'yo. Pero pag ikaw ay nakakilala na sa Panginoon, dapat ingatan natin ang katawan natin because that is the temple of the Holy Spirit. Ang katawan, sabi dito sa last verse, kaya gamitin ninyo ang iyong katawan upang maparangalan ang Diyos. So, basically, yung pagpatato hindi makibigay ng karangalan sa Diyos. Yung pagbibisyo, hindi magbibigay ng karangalan sa Diyos. Yung pag-involve natin sa kasalanan, hindi magbibigyan ng karangalan ang Panginoon Diyos. So if you are bought with a price, kung tinanggap niya ng Panginoon, gawin natin na ang ating katawan malinis. Both physically and spiritually and emotionally. Physically, of course, kayo ng mga nagbibinata, mga dalaga, gusto natin na malinis ang katawan natin. Kaya nga, araw-araw tayong naliligo, minsan dalawa pa. Kasi ayaw natin na maduyo yung katawan natin. Pwede kang magkasakit. Pwede kang hindi yakapin ng kaibigan mo pag ikaw ay hindi nagliligo physically. So, dapat alagaan natin ang ating katawan. Hindi lang physically, subalit spiritually. Dapat tayo masaya na hindi tayo nahiya na makisama sa iba, na wala tayong tinatago na ano, kasalanan. Okay. Hindi tayo nagsisisi sa katawan natin o sa personality natin na sinisisi natin, ay, ang dumi-dumi ko, ang sama-sama ko. May mga taong ganyan, di ba? Kasi bakit? Kahit itong ginagawa. Alam niya na kasalanan yung ginagawa, yeah, pero papatuloy siya. Pero yung budhi niya, hindi siya masaya. How much more kung Christian ka na gumagawa ka ng hindi maganda. So, kaya pangalagaan natin ang ating katawan both spiritually and physically and emotionally kasi yun ay tahanan ng banal na espiritu na binili ng Diyos kaya ang may-ari niyan ang Diyos. Lahat tayo harap sa Panginoon, lahat tayo harap sa Kanya, dapat masaya tayo, natatanggap ng reward. Hindi tayo dapat harap sa Panginoon na malungkot dahil hindi natin iningatan ang ating katawan. Yan lang ating mensahe ngayon tungkol sa ating katawan, na ang katawan natin ay katawan
ay Temple of the Holy Spirit. Manalangin tayo. Dakilang Ama, kami po yung nalangin. Nagpapasalamat po sa umaga ito. Thank you so much, Lord, na kami nandirito. Salamat, Panginoon, sa mga kabataan, sa mga family, Panginoon, nandirito. At we're praying also, Lord, doon sa mga nagsasamba ngayon sa iba't ibang lugar. We're praying for them also. They are worshiping you in online worship sa La Union, sa Baguio, sa Bicol, at iba't ibang lugar, Panginoon, sa mundong ito na nagsasamba dyan sa iyo. So, pinapalain ko, Panginoon, na ingatan namin ang ating katawan, aming katawan. Ito'y magbigay ng kaluwalhatian sa iyo, Panginoon, sa pagpupuri. Ito ang aming pinapanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.